po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naisa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghiram sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hiniram, sayang nagbiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutosan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etyopeng Eunoko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandasi o Reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karuwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyan iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Eunoko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang Eunoko, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi nito. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan, o ang kordero sa harapan ng manggugupit.
Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng iyonoko kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng iyonoko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng iyonoko ang karuwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng iyonoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At lahat sila ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at nagtuturo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Patuloy ang ating pagninilay sa tinatawag na The Bread of Life Discourse. Yung pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Na diretsyong sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mula sa tinapay, ito ay pinalalim palalo ni Jesus na hindi lamang ito tinapay, kung hindi ito ay isang laman, flesh. Siguro yung understanding ng mga tao noon, dahil sa pagpaparami ng tinapay ni Jesus o yung multiplication of the bread, kung saan nag-umpisa siyang magpaliwanag tungkol sa tinapay ng buhay at ito ay kaniyang idiniretso sa kaniyang sarili at inugnay sa kaniyang sarili na siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Nawala doon sa tinapay na pisikal na tinanggap nila at nabusog. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag ang katotohanang siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya ngayon sa Ebanghelyo, hindi lamang ito tinapay, kung hindi ito ay isang laman, flesh. Anong ibig sabihin nun? Na ang pagkakatawang tao ng ating Poong Jesus Nazareno ay hudyat ng katuturan ng pagiging isang taong ibinigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan. Kung inyong titingnan, dugtong-dugtong ang katotohanan tungkol kay Jesus. Lahat ng sitwasyon ay nakadugtong at nakaturo sa kaligtasan ng tao. Una, incarnation, karne, flesh, enfleshment, and the Word was made flesh. Yun ang unang-una, incarnation, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng katuturan ang salita ng anghel kay Maria. Enfleshment, nagkaroon ng laman, nagkatawang tao. At saan ba siya ipinanganak? Bethlehem. And Bethlehem meaning house of bread.
And who is that bread of life? Jesus. Kaya nga po, kung ating titingnan at lalaliman ang pag-unawa natin sa kaniyang mga salita, hindi ito salitang nagpapakita lamang ng simbolo, kung hindi totoo, real, divine, and spiritual ang banal na Eucharistia. Kapag ang simbahan ay walang banal na Eucharistia, hindi ito simbahan. Sapagkat tayo ay nakaugat sa hiwaga at pagmamahal ng Diyos sa banal na Eucharistia. At sa pagtakbo ng panahon hanggang ngayon, ito ang sentro ng ating pananampalataya. Ito ang ugat, ang buhay, ang biyaya ng Diyos sa kaniyang banal na katawan. At ang flesh at laman na ito ay kaniyang ibinibigay araw-araw upang tayong naniniwala at sumusunod sa kaniya ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Palagi din nating naririnig ang salitang, "You are what you eat." Lagi natin yung naririnig. Ibig sabihin po, nakakapag-transform, nakakapagpanibago kung ano man ang ating kinakain sa araw-araw. Kaya nga po ang bawat communion ay transformation. Ang bawat pagtanggap natin sa banal na katawan ng ating poong Jesus Nazareno ay dapat magpapanibago sa atin. Dahil ang kinakain natin, ang tinatanggap natin ay ang laman na ibinigay niya upang tayo'y mabago, hindi lamang bodily change, kung hindi spiritual transformation. Kung natatanggap natin siya sa araw-araw, tayo ay unti-unting mababago. At dahil kinakain natin at tinatanggap ang kaniyang laman, mababago tayo ayon sa kaniyang wangis at ayon sa kaniyang itsura. Ano ba ang wangis at itsura ng Diyos? Unti-unti sa pagtanggap natin sa kaniya, tayo'y magiging mapagmahal. Tayo'y magiging mapagpatawad. Tayo ay magiging madaling tumanggap. Tayo ay umaayon sa salita at gawa ni Jesus. Sa takbo po ng panahon, napakarami ng mga taong pinagbago ng banal na Eucharistia. Magbabanggit po ako ng ilan. Si Florifes de Jesus na taga-Brazil ay 60 taong na buhay nang walang kinakain kung hindi ang banal na Eucharistia. Dahil siya ay nagkaroon ng sakit, ang pagkain pwedeng pumasok sa kaniya ay kaniyang ikamamatay. Pero ang banal na Eucharistia na siyang kaniyang naging sustenance every day for the last 60 years ng kaniyang buhay, ito ay isang himala. Si Teresa Newman ng taga-Bavaria, 36 years na ito lamang ang kaniyang tinatanggap. Si Marte Rovin, ito din ang kaniyang pamamaraan upang siya'y mabuhay, na ang nagsabing every communion is transformation. Si Saint Catherine of Siena, sa 5 taon ng kaniyang buhay bago siya mamatay, ang kaniya lamang kinakain ay ang banal na Eucharistia. Si Saint Joseph of Cupertino, ito lamang ang nagbibigay lakas sa kaniya. Sa panahong hindi natin maunawaan ang himala at biyaya ng Diyos sa banal na Eucharistia,
kakapit tayo sa kaniyang mga salita dahil ito ay nakapagpapanibago upang lubusan nating matanggap at lubusan tayong mabago ng kaniyang banal na katawan. Tayo po, ilang taon na tayong tumatanggap ng kaniyang banal na katawan. Sana po sa pagtanggap natin ng kaniyang banal na katawan, unti-unti tayo ay nababago at nahuhulma sa hugis ni Kristo. Sana sa ating pananampalataya sa Kanya, buong-buo at walang pagdududa na ang pagsunod sa Kanya ay ang pagtanggap din ng Kanyang banal na katawan na siyang bubuo ng ating buhay. Dahan-dahan, hayaan nating mahulma at mabago tayo sa kilos, galaw, pag-iisip ni Kristo. Siguro ko ang lahat ng tao ay nabago na dahil sa banal na Eukaristiya, siguro wala nang taong marunong magalit. Siguro wala nang taong magnanakaw. Siguro wala nang taong mapang-asa. Siguro wala nang taong mananakit. Hayaan po natin na ang salita ni Jesus na ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. No other explanation, sapagkat ang salita ni Jesus kapag ating tinanggap ay titimo at magpapabago sa ating buhay. Tatanggap po tayo mamaya ng banal na tinapay ang katawan ni Kristo. Sana dahan-dahan mabago tayo nito para pagdating natin sa kaniyang kaharian, tayo ay makikilala niyang kaniyang tunay na mga anak at tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon at manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kaniyang puso ay isidugo ang kaniyang anak, ang tinapay ng buhay. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya nang may pagpapahalaga, naway mapalalim natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa gayon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo.
Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng balang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus at ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumaiyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo, dali pumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, lupong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali kumait, uminom kayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.